Ngayon, today, maglilinis tayo ng, ano ba tawag dito? CVT? Or panggilid ng Honda Beat. Yeah. First time kong gagawin to, hindi ko alam kung paano, pero ano to? Yan, try natin kung kaya ng average na kamote, no? Na maglinis ng ano, ng panggilid na mag-isa. Okay? Nag-research na rin naman ako ng ano, pakunti-gunti. So, try natin. Okay? Yan yung mga gamit ko. Ah, bumili ako nito, Y tool, kasi daw kailangan. Tapos, sakit. Sakit wrench, number 8 to eh. So, yun, 8 yata. Tapos, screwdriver para dito. So, yun. Yan yung mga gagamitin ko. Tapos, kerosene pala pang linis. Yun. I have this music. I have this song. The love. Ito yung nag-hold dito. Ayan, na-cover. Pare-pareho naman yung size ng mga to. Pare-pareho naman yung size nila, yung sa mga gilid. Ito lang yatang sa gitna yung medyo mahaba. Ito. Tama. Tapos, pag natanggal na lahat ng 8, alam ko, sabi, ipon lang daw natin to. Ayun! Ayun. Ayan. Kailangan pala dito ng ano, no? Ng 22. Ito, 22. Tsaka 19. Ito. 19? 18. Basta yan. Kailangan ng ganun, ng wrench. So, paano natin tatanggalin ito? Tsaka, alin bang tatanggalin una? Ito muna siguro, o ito. Gamitin na natin ito. Ayan. So, napasok na ng konti, no? Ito, tumukod. Ayaw tumukod, maiksi. Ayan, pina, ano ko na, no? Para-para ano ba? Tapos, ito, ito. Number 22. Test washer. Test washer ulit. Orientation is ganyan. Ayan. Diyan ka lang. Linis ko naman ito. May washer ulit. Paano ba ito? Paganon, paganon, paganon. Ayan. Tapos, dito na tayo siguro tanggalin ko muna. Parang ayaw eh.
siyang ganunin. Medyo mahigpit siya. Mantel. Ano ko, anong tawag dito? Ito yung nililiha, diba? Kapal na. Ay, bato. Dito, tapos dito. Okay. Okay. Nakukul pala lahat to. Sige. Yun. Bakit ba sa'yo sa loob? Medyo basa. Yun. Tapos. Ala, ala, ala. Lalaglagan na. Yan. Yung mga boda. Tapos itong mga rubber. Medyo maluwag na. Tapos paano to? Yan. Medyo may mga kanto. Medyo may kanto na yung bola dito. So ayan, good luck sa akin, hindi ko na alam paano balik yan. Maghanap tayo ng yabi na pangkubo. Maghanap na natin ng puwersa. Masa mukha ako, may spring. Tapos na sana. Sige yan. Parang liquid yung brasa. Ayan, pinunasan na natin. Tapos, tanggalin lang natin. Ayan. Ang tanong dito, mababalik pa natin kaya mamaya. Dito. Okay naman, makinis naman. So parang may mga stains din nito. So may mga pasagahan ako. So hindi na sila. Okay na. Turin. Tapos inspect natin yung dog. Tahan natin kung may crack na. Ingat tayo dito, matalim. It's what you make it. Always try to get it.
yun. At dahil ginabi na tayo kahapon, ngayon na lang natin pagpapatuloy, no? Nilagay ko na yan, tapos sinanggal ko ulit. Parang hindi tama eh. Marinis na. Dito na ako medyo nahirapan kahapon kasi naiipit yung belt, so kailangan daw medyo hilain, panuwagin natin ito ng konti. Yan. Kasi iniisip ko yung washer, baka magkapalit, hindi pala pwede kasi hindi papasok tong maliit dito. Yan, ganyan. Wala yung ngipin. Yan, oh, kahapon. Naiipit, wala yung ngipin. Kasi hindi papasok to eh. Pag wala yung ngipin, hihirapan ka. So, yung technique lang pala, gagalaw-galawin mo yung belt. Aray, aray. Talim ah. Yan, pagkatapos ng isang sugat. Ay. Nalagay din natin, no? Importante kasi hindi maipit to. Ito, mahigpit na. Oh, okay na. Yan, grabe. Hindi ko nalilinisan. Tapos tingin muna natin. Pala. Ayos. Ngayon, balik na natin. Buti na lang. Dalawa na lang. So, ang conclusion natin, kaya ba ng isang regular na kamote na mag-maintain or maglinis ng CVT or panggilid natin sa Honda Beat? Ang sagot is yes, very easy lang naman. Basta may ano ka, basta may tools. At nandiyan naman si paring YouTube eh. O konti lang naman yung pyesa niya. Okay na. Try natin ulit. This time sa kickstart naman. Kung paglilinis lang, pagpalit ng pyesa sa loob ng ano, sa loob ng CVT or ng panggilid natin, madali lang. Tinry ko lang naman kung kaya ng ano, average kamote, di ba? So yun, kaya naman. Basta may tools lang, especially ito. White tool. So yun guys, thank you sa panonood. So yan, kaya-kaya natin. Although may ano, yan, may damage ng konti.
Pag-iingat na lang. So, yun. Dito na lang. Ciao.